blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am.
Ayan, good evening po sa lahat. Welcome back po sa ating programa, ang Get and Go, where we get information and go share it to others. Magandang gabi po sa ating mga viewers. Magandang gabi po, Pastor Ken. Nakamute po kayo, Pastor Ken. Ayan. Ayan, good evening. Ayan, so salamat po sa ating mga viewers na nandito po. At handang-handa po mag-join sa atin sa ating pag-aaral ng lesson ngayong gabi. Pastor Ken, may gusto po kayong sabihin bago po tayo mag-start?
Ayo, Brother Pudong, no? Una, ito ay bad news ito, Brother Pudong. At ito ay gusto kong isama natin sa prayer, no? Sa inyong mga, sa aming mga masugid na taga-sabaybay na nanonood ngayon. Panalangin po natin, mga kapatid, ang pamilya ng iniwan ni Pastor Ferdy Barcoma. Si Pastor Ferdy Barcoma, mga kapatid, ay kasalukuyang kasama ko sa dito sa Cavite Mission. Siya po ang director ng Sabbath School and Personal Ministry. Ano po? At kanina pong tanghali around 12 o'clock siya po ay binawian ng buhay. So, yun mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Kasi sang-ayon sa kanlang na-discovery, ay suspected na COVID po. Pero of course, hindi ko sinisigurado na ganun, pero ang talagang kinamatay niya ay heart attack. Pero sang-ayon sa mga usap-usapan, sa ano, na possible, there is a big possibility na ang nag-trigger doon sa kanyang heart attack ay COVID. Kaya mga kapatid, ingat po tayo and siguro ipag-pray natin mamaya, Brother Pudong, no, ang naiwang family ni Pastor Ferdinand Barcoma, ang ating current Sabbath School Director ng Cavite Mission. So, nalulungkot po kami bilang mga manggagawa sapagkat bata pa po si Pastor Ferdy Barcoma. At hindi pa, kumbaga, sobrang maaga yung kanyang pagkawala. And this is probably, Brother Pudong, no, in line ito sa ating pinag-uusapan sa gabi-gabi nating pag-uusap. And mas probably, mga kapatid, if you know the person, no, Pastor Ferdy Barcoma, if you know the person, you can just send your condolences to the family. At talagang kinalulungkot namin bilang mga manggagawa dito sa Cavite Mission ang pagkawala ng aming kabaro, no, si Pastor Ferdy Barcoma. Yan po. And of course, amin pong ipopromote, no, yung ating programa. Si Brother Pudong ang mag-promote ng isa, pero before we start our lesson, ipopromote lang po namin ito, mga kapatid, no. Matatabunan muna namin dito ang namukha namin. Yan. So, yan po mga kapatid. Ipopromote lang po namin ang, of course, we have our daily devotional, but the reason why we are promoting this is because this is a very special presentation. We will start tomorrow our Morning Mercies devotional with the Revelation series. Nasa aklat na po tayo ng Revelation. So, we would like to, teka lang, medyo natabunan yung ano, tanggalin ko muna ito. Yan. So, diba, ganun pa rin, popromote natin. So, the same platform dito sa ating Facebook page, ganun din sa ating YouTube channel. So, yun po mga kapatid, ang ating simple promotion. Okay, ikaw po nung, ipromote mo rin yung iyong program. Ayan po, popromote ko din po ang coming po na AY Worship Program ng AY Ministries Department po ng PIC. Ito po ay through Zoom. Andyan po ang mga details. At in-invite ko po kayo si Ma'am Joy Orbe po ang magiging speaker. It's all about healthy living po. Balanced lifestyle. Ayan po. Sa mga gusto po nga mag-join on Saturday, nandyan po ang details. Take note nyo lang po and see you po on Saturday. Live pa rin ito, Brother Pudong, no? Sa yes po, live pa rin po. Sa Facebook. Sa AYM PIC po. Yan. Facebook Adventist page Youth. Po ng Adventist Youth Ministries PIC. Yan. So, we are happy to invite you also, even though this program is for AUP, we are happy to invite you to join our upcoming AY. Okay, so, Pudong, hindi pa tayo nag-pray. Siguro ako na mag-pray, no? Let us pray. Our great God, Heavenly Father, Lord, this evening, we would like to thank you for this wonderful chance and opportunity once again to come together in this online platform to study the lesson. And we would like to pray for the
for the ministry of the Holy Spirit to be with us as we have our morning devotional, our evening study lesson. And thank you so much, Father, for the assurance of hearing and answering our prayer. In Jesus' name, amen. Mukhang masyado akong na-excite doon sa morning devotional. Ayan, thank you po, Pastor, sa prayer. Okay. Ayan. So, tayo po ay magsimula na po ng ating lesson. Our lesson po, ang title ngayong gabi ay Root Treatment. Ayan. So, atin pong basahin. The paralytic had been lowered into Jesus' presence and all eyes were on Jesus. Would he choose to heal an obvious sinner? Would he speak a word to rebuke the illness? Yeah. So, sa atin pong pagpapatuloy, basahin po natin ang nasa Mark. Mark chapter 2, verses 5 to 12. And po, so akin pong babasahin ang sabi sa Bible. Mark chapter 2, verses 5 to 12. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, "Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?" But immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, "Why do you reason about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Arise, take up your bed and walk'? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins," he said to the paralytic, "I say to you, arise, take up your bed, and go to your house." Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." Ayan po ang sabi sa Bible. Ang tanong po sa atin is, how did Jesus go about healing the paralytic? What was the first thing Jesus did for him? Ayan po. So dito po, makikita po natin mga kapatid, yun nga po, dahil ang root po, ang pinanggalingan po ng kanyang sakit, ay ang kanya po mga kasalanan. Kaya po ang unang ginawa ng Panginoon, pinatawad po muna siya sa kanyang kasalanan dahil yun po ay ang root ng kanyang sakit bago po ito pinagaling sa kanyang physical illness. Yan po ang para sa akin, Pastor. Naka-mute po, Pastor. Ano yan po doon nga? Straight to the point. Tapos na. Tapos ng lesson natin, straight to the point. Okay, so bago natin talagang medyo palawakin yan, we have so much time, no? We'd like to greet muna ang ating mga kaibigan na nanonood ngayon. Okay, so binabati ko kayong lahat, mga kapatid. So dito sa talata pa rin na ating binabasa, Brother Pudong, talagang makikita na masisense na agad natin dito the title of our lesson, no? Root Treatment. Sometimes kasi alam mo nung book na binabasa ko when I was taking this clinical pastoral education. Ang ganda nung book na binabasa ko. And probably this book, ito din yung mai-share ko somehow kung merong points na may kinalaman sa ating lesson. But then doon sa book na 'yan, karamihan yung mga doctors, actually, yung mga doctors, they are only concerned of the disease of the people. Yun lang yung concern nila. Pero talagang ako naniniwala, every time, alam mo po dong, every time na kumbaga bilang chaplain sa hospital, I became a chaplain of the hospital. Bilang chaplain, ang aking trabaho na i-facilitate ko yung patient. Tapos, meron mo doon sa pagpapacilitate ng patient, Brother Pudong, talagang lumalabas yung pinaka-root talaga ng cause. Diba? See, for example, ano ba yung nangyari? Meron kang nangyaring na stroke ka o na high blood ka. So, is that really, kumbaga, talaga bang na high blood ka lang na ganun?
it must have a cause, no? Meron talagang pinanggalingan. Bakit? Yun ang ibig sabihin ng root, no? Ng pinanggalingan. And then, Jesus Christ could easily rebuke the illness or yung sakit. But he did a very different way of treating, no? Kumbaga ang pinaka kakaibang pag yung treatment ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yun nga dito, I believe, no, it's very clear, it's very obvious that it is the sin, no, na kumbaga ang pinaka root o in-address ng ating Panginoong Kristo, it is the sin na probably nag-cause nitong paralytic person kung bakit siya naging na-paralyzed. So, it's very obvious dito, no? Kaya nga makikita natin na nagkaroon ng, di ba, nagkaroon ng contention dyan sa istorya na bakit daw ito si Jesus ay nagsabi na your sins are forgiven. Pero meron ba siyang karapatan o kapangyarihan or authority na magpatawad sa kasalanan ng tao? It's only God. No? So, nagkaroon ng contention dyan. Pero dito, pag makita natin, if we look at the other side, Jesus Christ actually, no, according to the context of our lesson, hindi direct na i-treat ng ating Panginoong Kristo what was the illness, kundi kanya munang binigyan ng malalim na ibig sabihin ng emphasis kung ano yung root, no, ng kanyang pagkakaroon ng sakit. And Jesus Christ actually addressed the root, no? Kaya parang damuyan pudong eh, parang damuyan. Agadamo, 'di ba, yung tinatawag na yung pagka trim lang, 'di ba? Tinatabasan lang yung talbos lang tinatabas, no? Gusto mo talagang hindi na tumubo yan, you have to deal with the root. Ganun talaga yan. So Jesus Christ, it seems, not only it seems, but I believe, I strongly believe that Jesus Christ address is not only to the illness, but to the root of the illness. So yun, thank you so much po sa inyo pong dinagdag, Pastor. So atin pong pagpatuloy ang sabi sa lesson, because we are often unaware of a disease until we notice the symptoms, we often think of the disease as merely the symptoms. We think that getting rid of the symptoms means healing. Jesus approaches disease differently. He knows the root of all suffering and disease and wants to treat this first. In the case of the paralytic, instead of immediately treating the obvious effects of his disease, Jesus went straight to the root of what was bothering the man the most. The paralytic felt the weight of his guilt and separation from God more severely than he felt his disease. A person resting in God is able to endure whatever physical suffering may befall him in the sin-sick world. And so, Jesus goes straight to the root and offers forgiveness first. The religious leaders were shocked when they heard Jesus pronounce forgiveness. In answer to their unspoken accusations, Jesus posed a question. So yun po, sabi nga po dito sa lesson, meron pong kasalanan or disease po, ang sabi dito, and suffering, the first thing we need to treat is the root. Yan. Mm-hmm. Dyan po tayo lagi magsisimula, sa root po, sa pinanggalingan po. So yun po, so sabi din dito, yun nga pong sakit ng paralytic man is because of his sin. Yan. So nung pinatawad po siya ni Jesus, yung guilt and separation from God ay medyo nabawasan yung weight po para sa kanya. So yun po ang sa akin, Pastor. Yan. So yun nga, you know, kumbaga na explain ko na yung kanina. Probably po dong we can continue our lesson. Okay po, so sa pagpapatuloy po natin, sabi po dito, basahin po muna natin ang Mark 2
Mark chapter 2 verses 8 and 9. Sabi po sa Bible, "But immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, 'Why do you reason about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed, and walk?'" Ayan. So, ang question po sa atin, Pastor, mga kapatid, is, what challenge was Jesus giving to the scribes there? What issue was he really dealing with? Ayan po ang question, Pastor. Okay, so, yeah, no? I-leave natin yung question sa ating mga online viewers. What challenge was Jesus giving to the scribes? Okay, so what issue was he really dealing with? Yun ang palaisipan. No? Okay, so tuloy, Pudong. Okay po, so atin pong basahin ang kasunod po. "Talk is generally cheap, but not when God speaks." Yan. "By God's powerful word, all things came into being. Although forgiveness is not something that we can see, it is costly. Forgiveness cost the life of the Son of God on the cross. Everything else is secondary. To demonstrate the power and reality of forgiveness, Jesus then chose to heal the paralytic. God wants to cure us on the inside first. And then sometimes he chooses to bring us immediate physical healing, as with the paralytic. Or sometimes we will have to wait for resurrection morning to experience physical healing." Maganda, no? "Either way, our Savior wants us to be able to rest in the assurance of His love and grace and forgiveness even now, even amid our suffering." Ayan po. So, nasabi dito sa lesson, when God speaks, yan, there is power. Yan. Tulad nga po sa creation, it is through God's voice, yan, that He created everything. So, pag tayo naman po nagsalita, wala. Boses lang po ang mailalabas natin. Words lang talaga. Walang kasamang kahit ano po doon. Siguro, Pastor, ang pwede lang nating mabuo sa ating pagsasalita. Eh, minsan, kaguluhan pa, Pastor. Pero kung si Jesus po, si God po ang nagsalita, ay surely po, powerful ang kanyang voice. At napakaganda po dito nung sinabi. Maganda, pero medyo mabigat po. Sabi, with physical healing, God brings, sometimes, there are two options po. There are two options that God has. It is to bring immediate physical healing. And yung medyo mabigat po is yung sometimes we will have to wait for resurrection morning to experience physical healing. Yun po ang kanyang mga ways of healing. Pero when we are in God, yan, surely po, we can find rest when we are in Christ. Yan lang po yung akin, Pastor. Yan. Maganda yung ano dito. At least, alam mo po, nagustuhan ko itong lesson. No? I'm so thankful kasi katulad ng sinabi ko, di ba, yung opening ano natin dito sa ating lesson na kumbaga itong week na lesson ito, sabi ko nga na probably merong mga kasagutan sa lesson natin dito ng aking mga katanungan. So, ito, klaro ito dito. Ngayon ko lang ito nalaman, mga kapatid. Kasi siguro yung ating mga prayers, di ba? Parang it seems na hindi ito nasasagot. So, ito, ang sabi dito sa question, how can we find rest and peace even when our prayers for healing are not answered, at least for now? Di ba? Matindi yan. So, again, ito yung questions na talagang generally, ito yung ating laging nangyayari. Di ba? Nakaraan, ipag-pray natin. Yung may pre-request si, yun nga, naalala ko si Brother Edward na yung kanyang pre-request about the elder doon sa Thailand. Pero amid of our prayer, namatay pa rin, di ba? Yun nga. Pero ang ganda dito sa statement, no?
dito sa last statement ng ating lesson, God wants to cure us on the inside first. Yun ang importante dyan, Brother Pudong. Yung inside, yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi dito, and then sometimes, He chooses to bring us immediate physical healing as with the paralytic. Okay? So, talagang it is by the will of God. Alam ng Diyos kung ano yung kabubuti. Ako, na-realize ko yun na Pudong after na masmasan na ako sa sakit ng aking nararamdaman, sa sakit sa puso na nararamdaman ko dahil sa pagkawala ng aking nanay. Unti-unti kong nare-realize kung ano yung mensahe ng Panginoong Diyos sa akin. Na-realize that probably, halimbawa, pinagbigyan kita na sagutin ko yung prayer mo na ma-espera ang buhay ng nanay mo. Kayo din ang kawawa. It seems na ganun yung aking pag-iisip kasi my mother would be in the bedridden. Probably. Aneurysm yan eh. Di ba? Para sana siyang lantang gulay na nandiyan lang sa nakahiga. Eh mga lalaki kami, magkakapatid lahat. Sino ang mag-asikaso? Lahat kami ay nakipagpunyagi sa trabaho. So, mas probably minarapat na lang din ang ating Panginoong Diyos na magpahinga. Di ba? Kasi mas lalong mahirapan, gagasto ng malaking pera. Tapos wala namang assurance, no? Ganun din ang napa-extend lang ng konti ang buhay. So, by God's wisdom, I believe it's God's wisdom na on nung nasa hospital pa siya, talagang ipinahintulot na ng Diyos na mamahinga yung aking nanay. Sometimes ganoon ang ating ganoon talaga ang mga realization ko na nangyari. It seems na yun yung mga naging kasagutan sa prayer. Minsan kasi yung mga prayer natin parang nagtatampo tayo sa ating Panginoong Diyos, parang makita natin na parang hindi naman yata napapakinggan ang ating Panginoong Diyos yung mga prayers natin. It is because we are in the heights of emotion. Okay? We are in the heights of emotion. But if we still know that He is God, no? Kumbaga, marirealize natin ang lahat. Ang sabi dito, ipagpapatuloy ka lang, ulitin ko lang, no? He chooses to bring us immediate physical healing as with the paralytic or sometimes, no? Sometimes, yung sabi niya dito, sometimes we will have to wait for resurrection morning to experience physical healing. Yung palang, matindi pala ito, no? Yung palang resurrection morning, yun pala ay physical healing. Kaya, kumbaga, ang kala ko ang healing, ngayon ko lang talaga nalaman to, Brad Fudo, kala ko ang healing, doon sa cure, doon sa illness ngayon na naranasan ng tao. Pero, ang physical healing pala, according to the lesson, can also be during the resurrection morning. No? Either way, ang sabi dito, our Savior wants us to be able to rest in the assurance of His love. Kaya yun mga kapatid ang sinasabi ko, no? Assurance of His love and grace and even forgiveness even now, even amid our suffering. Kaya nga, nalulungkot ako dito na kadaming mga kumakalat ngayon ng mga conspiracy theory dito sa issue ng COVID. At marami nang namamatay at sila ay natatakot na magpapabaksin kasi ang daming mga natututunan nila, ang daming nilang mga conspiracy theory na tinatanggap hanggang sa ang kanilang mga isip ay clouded na. So para sa akin, no? Ito, magtiwala lang tayo. Ito lang, salita lang ng ating Panginoong Diyos. And of course, hindi naman natin hinihingi na tayong lahat katulad ni yung sinabi ko kanina, si Pastor Barcoma, no? Na kanina lang namatay. Of course, wala namang may nais at walang may gusto na mangyari 'yon sa atin. Walang may gusto na mangyari yun sa atin. Pero, ang point dito sa sinasabi ko, ang point dito mga kapatid ay, kumbaga, nasa, kung ikaw ang buhay mo ay nasa Panginoong Diyos, wala kang ikatakot. Of course, hindi maganda kasi siyempre yung mga naiwan niyang mga mahal sa buhay. Probably, hindi naka-prepare, hindi nakahanda sa, siyempre, mahirap din na. 'Di ba? Kumbaga ako nararamdaman ko ngayon na talagang sa hirap ng buhay ngayon, 'di ba? Halos kami ni Mrs. dalawa kami kumakayod. Dalawa kami nagtatrabaho para lang talagang maayos ang maiahon ang pamilya. So I mean mga kapatid, no? Of course hindi natin gusto 'yan pero kumbaga sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, kumbaga ipinapahintulot niya yung mga bagay na 'yan.
Okay, pinapahintulot niya. And then, at the end, ang importante dito, tayong lahat ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. So kung hindi man tayo palarin, hindi man tayo makaligtas dito sa COVID, ang importante, mga kapatid, yung ating mga sarili ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Pero ang masama dito, Brother Pudog, yun nga ang sinasabi ko, sa punto ko, ang masama dito, na affected ang isip mo dahil sa conspiracy theory na tinatanggap mo mula sa panonood ng YouTube, mula sa mga misinformation, sa mga tao na nagsasalita na tungkol sa bakuna na niya, sa mga bakuna na yan. At ang worst pa dito, Brother Pudong, na ina-associate yung bakuna sa 666. Oh, di ba? So, yun ang delikado tuloy, mga kapatid. Yun tuloy ang delikado. Kaya maganda yung talata doon sa Biblia. Eh. Nang sabi doon, wag kang matakot sa taong kayang patayin ang laman, pero hindi kayang patayin ang kaluluwa. Pero matakot kayo sa kayang pumatay ng katawan at kaluluwa. Di ba? So, ibig sabihin, adami kasing mga lumalabas na mga theory na yan daw ay mass killing daw yan na ginawa ng mga sino man. Ang dami mga lumalabas na mga ganong idea. Ang prinsipyo ko dito, kung ang buhay mo nasa kami ng ating Panginoong Diyos, kung ako hindi ako papalarin sa buhay na ito. Minsan nga nag-uusap kami ni Mrs. Kung halimbawa kasi kanina, 'di ba, namatay nga kanina si Pastor Barcoma. Ako nag-uusap na kami kung halimbawa kung ako mamatay, ako mauna, siya mauna, ano ba ang gagawin? It's nice to discuss somehow, no? Kung ano yung preparation. At ang importante dito yung preparation natin sa ating sarili sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And that's probably the cure. Ibig sabihin yung inside na dapat nating i-address, no, yung inside, not really on the outside, kundi ano ba ang relasyon natin, ano ba ang standing natin sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yeah, thank you so much, Pastor. So meron po dito mga viewers na nag-comment po. Galing po kay Brother Jafar. Christ addressed the problem of the paralytic from inside and out. Yan. Tapos God heals us spiritually then physically. Yan po ang kanyang shinare. Galing naman po kay Brother Edward, after our resurrection, in a twinkling of an eye, we will be changed. This is the complete restoration and healing. Yan. Thank you so much po sa inyong pong mga shinare. Bago po tayo mag-end, Pastor, gusto ko lang din po mag-share. Pero dito po sa huling question, Pastor, medyo parang hindi po ako sang-ayon sa tanong. Ang tanong po kasi, when our prayers are for healing are not answered. Kasi I believe po na when we pray for healing, God always has an answer. Uh-huh. Automatic po yung answer niya. Mm-hmm. Ang tanong para sa akin, Pastor, is the question should be, how can we find rest and peace? Hmm. When our prayers for healing aren't answered the way we want it to be. Ayan, yes. Po. Yan po. Clarify mo lang. Yan po yung para sa akin. Kasi, Pastor, naniniwala po talaga ako na when we pray for anything, God always answers our prayer. Hmm. And yun nga lang po, hindi talaga, not the way we want it to be. So, yun po. Siguro, when that happens, yun nga, sabi sa lesson, we can have rest in the assurance of God's love and grace. Yun lang po yung para sa akin, Pastor. Yan, maganda, no? Maganda nga. Kaya maganda yun po nung na-clarify mo, no? Kasi ang line of thought ng lesson ay kung ano yung nasa isip kasi natin. So yun ang sinasabi niya. But of course, no? Technically speaking, God always answer our prayers. Yung nga lang, hindi natin alam kung ibig sabihin, hindi according to the design. Kasi, halimbawa, pag sinabi ng Panginoon na no, at least nag-answer pa rin siya, no nga lang. Di ba? Kumbaga, ang answer ng ating Panginoon is ay wait, nag-answer pa rin siya. Wait nga lang. Kaya, yun ang point dyan ng katanungan. So, yun mga kapatid, no? Kumbaga, para sa akin, Brother Pudong, I really learned a lot from this lesson.
And somehow talagang it adds my, kumbaga yung mga questions ko nung nakaraan, it really adds so sa mga ano, sa mga nangyari. And because of that, probably I can, you know, I can give some empowerment dun sa mga tao na disheartened because probably naka-experience sila ng ganitong mga pangyayari. And siguro it's only the way we approach a person or some kung paano natin i-relay yung information sa mga tao na sila man ay matanggap nila ng maayos. Okay, so ang ganda nito, no? Napakaganda ng ano, it's the root, no? Kaya mga kapatid, no? Isa pa sa ano ko dito, Brother Pudong, isa pa sa natutunan kong reflection dito. Probably this is sidetrack of our lesson, pero it is kumbaga connected pa rin. Sometimes ako katulad sa akin, lagi akong nagpi-pray for healing, no? So siguro kayo din naman, no? Nagpi-pray kayo for healing. Pero have you ever thought of the realization, nare-realize ba natin mga kapatid, what really causes of your sickness? Di ba? What really causes? Siguro, pati din tayo, probably, matutulungan natin ang ating Panginoong Diyos na sagutin ang sarili nating prayer. If we think of, if we think deep, no, at ma-realize natin, what causes our illness? Di ba? So say for example, ano, magbigay ka nga pudong ng ano ng familiar na sakit. Oh, halimbawa high blood, di ba? Ano bang cause ng high blood? Oh, maraming cause ng high blood, siguro pagkain ng matataba. Ano pa? Basta lifestyle, no. Oh, siguro dapat ma-realize din natin. Ano ba nga bang ginawa ko in the past? Bakit ako nagkaganito? Di ba? Si for example, ano pa ba? Marami eh, kasi ano bang mga ginawa ko? Siguro, yun ang ating, ano, kasi ako, minsan, na-realize ko na rin yan, Pudong, at ang pinag-pray ko sa Panginoon tuloy, Lord, help me na, ano, patawarin mo ako kasi naging pabaya ako sa aking sarili. Pinabayaan ko ang aking sarili, bakit ako nagkaganito? Pinabayaan ko ang aking sarili, bakit ako nagkasakit ng ganito? Kaya ang aking prayer for confession actually sa mga kasalanan kasi I did something na kung bakit ang katawan ay naapektuhan at nagkasakit. Probably para sa akin siguro yun din yung line of thought na dapat nating ano at saka mga kapatid matututo tayo si for example itong COVID, 'di ba? Masyado tayong kampante. Ang tao masyadong kampante kasi ganyan-ganyan, parang wala namang nangyayari. Walang tigil sa kakalabas ng bahay, walang tigil sa tawag dito sa lakwat sa kahit na talagang napaka-critical ng kondisyon ng kapaligiran. Oh, nagka-COVID. So simple illustration lang 'yan. Ang maliwanag ang order ng government na stay at home. Oh. Pero pagka hindi ka sumusunod sa simpleng order at ikaw ay nagka-COVID, I don't know kung ibig sabihin na not all the cases, pero simple ano lang yan, simple illustration lang yan para ma-realize natin that there must be really a root, no, para sa treatment. Kaya dapat nating laging titingnan mga kapatid, no, kung tayo man ay nagkakasakit, katulad sa akin, hindi malayo na tayo magkakasakit. Talagang pagtanda natin, magkakasakit talaga. But then, we really have to consider also our lifestyle. Kasi kung yun ang root, yun ang dapat na i-address natin. Kaya ako, ngayon, Brother Pudong, minsan, nare-realize ko na rin, no? Minsan nga dito sa bahay, katulad ngayong ano, pagka pinapaluto ako ng asawa ko ng manok, nako, talagang sabi ko, nakakatakot, natatakot na ako mga kapatid. Na katulad kanina, pinaluto ako ng asawa ko ng manok, pero I never ate, no? The chicken. Talagang kinain ko lang yung kasi nilahukan ko ng papaya. Kasi mga kapatid, for some reason, nare-realize ko na rin na talagang I have to take care of myself, no? At mas gusto kong mas nag-i-enjoy akong kumain ng gulay na kaysa sa mga ganong ano. Of course, hindi naman ko sinasabi na ako kumakain pa rin naman ako ng mga ganun, pero
nare-realize ko and siguro bukas kanina masyadong busy lang maghapon mga kapatid sa mga meeting. Pero I always contemplate on take my exercise again. Parang pudong eh. Simula nung nag-lockdown, hindi na rin ako nakapag-exercise. Wala na tayong tennis. Diba? And yung mga ano, nakakaingit yung mga kasamahan dito sa loob ng AUPET, sila ay nagagbag-bike. No? At ako naman, siguro bukas, if I have enough time, masyado lang busy today, eh, makapag-exercise naman. Kahit man lang jogging man lang dyan sa oval, eh, makailang ikot lang. At least, I'm taking my exercise. And so, para sa akin mga kapatid, my point here is that we really address the root. Ibig sabihin, ngayon pa lang, umpisahan pa lang nga, ngayon pa lang, no? Eh, talagang i-address na natin every root. I believe that we have the health message. No? We have the health message. Meron tayong yung tinatawag na 8 secrets of health. Pag ganyan lang mga kapatid, talagang faithfully sinunod natin yan. Siguro, medyo kampante tayo when it comes to COVID virus kasi talagang ang ating immune system ay napakalakas. Okay? Pag i-consider lang natin yung prinsipyo ng 8 yung 8 principles of health mga kapatid. No? So, we have only tayo lang na mga Adventist ang merong ganitong mensahe. At nakakatuwa nga Brother Pudong, ibang mga kaibigan natin sa ibang denomination at pananampalataya, na-open na rin ang kanilang isip sa ganitong mga lifestyle. Akala ko na Adventist lang, pero ang dami diyan, no? I'm always listening to the radio, yung Bible radio ng AM station. These people are not Adventist pero nag-enjoy ako makinig at meron din silang mga ganitong usapin. You see? No, akala ko na ang Adventist lang ang merong tinatawag na health message pero marami ding mga tao na merong ganito. I think merong question dito si Hippo Pastor. Si Brother Edward. Is this prayer okay, Pastor? Lord, sana mamatay na ako kasi marami na akong utang. Sir Edward, I can say that this is a selfishness, prayer of selfishness po ito. Kumbaga, yun po ay, para sa akin, no? And even prayer natin, even saying the Lord, please, dumating na po kayo. Kasi, hindi ko na kaya ang buhay dito sa mundo. It's also nakasentro sa sarili, no? It's selfishness. The reason why you pray na ganun kasi gusto mong maka-escape doon sa responsibility mo. So para sa akin that's a selfishness, no? So I don't know what's the right prayer, pero definitely this prayer ay talagang para sa akin hindi po okay. That's a form of selfishness, no? Yun po ay makasariling prayer. Yun po ang para sa akin. That's how I evaluate, no, nitong tanong. Okay, kasi marami thank tanong. Po. Yun po. Yeah. Thank you so much Pastor sa inyo pong mga senior, mga dinagdag niyo po. So yan po ang ating lesson ngayong gabi mga kapatid. Root treatment. And, sana po ang meron po tayong natutunan ngayong gabi. And we are going to share it to others po. Yan. Meron pong comment si Brother Christopher, we are always sick inside because the greatest healer, Jesus Christ, is not inside of us. We must accept that our outside part will fail and will become weak. But Christ is always in the midst of death to life. Yan po. Thank you so much po, Brother Christopher. Tama yan, no? Tama yan. Kasi... the same concept yan Brother Christopher, no? The same concept po yan sa yung sin, yung capital letter S-I-N, yung capital letter na yan, that's the nature that we have. Okay? And the reason why we produce small letter S-I-N because of the fact that we have this big letters, no? S-I-N inside of us. Parang ganun lang din. And the only cure is to have also this righteousness that is only coming from Jesus Christ. This capital letters, righteousness. Upang sa ganun, ito din ay manganganak ng right doing. No? Righteousness is right doing. Kaya, paano mangyari yun? Eh,
ko lagi kong pinuulit yung ano, ulit paulit-ulit kong sinasabi yung talata sa Juan 15:5. Anong sabi doon? I am the vine, you are the branches. Ayan, kung kayo ay naka-attach sa akin, then kayo ay magbubunga ng sagana. Pero kung kayo ay detached sa akin, sabi niya doon, eh kayo ay matutuyo at handang itapon doon sa apoy. Di ba? So, always every day we have to attach to Jesus Christ, the righteousness, no? The Son of righteousness. Para tayong lahat ay kumbaga maging malnourished, walang puwang yung sin in our self, no? Walang puwang. And yun ang aking sasuggest doon sa ano na yan. Kumbaga doon sa issue na yan. Kaya dapat laging tayong lahat ay every moment na kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan, thank you so much, Pastor. So, yan po ang ating lesson, mga kapatid. Thank you so much for joining us tonight. So, before we end po, let us pray. Ah, Pudong, i-promote ulit natin, no? Yung iba na sa ating kanina. Na ah, sige po. I-promote ulit natin, no? I-promote mo muna yung sa iyo. Sige po, Pastor. Yan po, ini-invite ko po ang ating mga viewers sa ating AY program po this Saturday. It's all about balanced lifestyle, essentials of healthy living. Ang speaker po natin on Saturday will be Ma'am Joy Orbe. Yan po. Para po sa ano, gusto mag-join sa Zoom, nandyan po ang details. At sa gusto naman pong sa live lang po sa Facebook, just visit po ang Adventist Youth Ministries PIC Facebook page. Ayan po. Pastor? Yan. So, mga kapatid, no, bukas na po. Umpisa na po natin ang Revelation series sa ating morning devotional. Kaya, very excited na mag-share sa inyo, mga kapatid, ng reflections, no, sa Book of Revelation. Kaya, wag po natin kakaligtaan, no, sa mga nandito po ngayon. Mangyari po sana, mga kapatid, na kayo po ay aking makasama ulit bukas sa pag-uumpisa ng ating Revelation series. Matagal-tagal ito, mga kapatid, kasi we will be dealing the whole book of Revelation, and siguro ang isang chapter we will be kumbaga tatlong sessions, no? Isang chapter lang 'yan. Kaya depende yan, mga kapatid. So we will discover more messages in the book of Revelation. Okay, yun po. Ayan, thank you po. So tayo po ay mag-pray. Let us pray po. Our dear loving Heavenly Father, we come to you this moment, dear Lord, in prayer. We thank you so much for giving us this time to have our lesson study and learn more about you, dear Lord. May it be, dear Father, that in everything that we have learned, it will not be staying in us alone, but we are going to share it to others so that others will be also blessed. Dear Father, we, in a special way, we pray for the family of a Pastor Ferdinand Barcoma. Dear Lord, we ask that you continue to give them comfort in this time of suffering, and so that they will be able to rest in the assurance of your love and grace. We ask, dear Father, that you forgive us from all of our sins. All these things we ask. Christ's name we pray. Amen. Ayan. Thank you so much po, mga kapatid, sa pagsama po sa atin, sa amin ngayong gabi. Kita-kita po ulit tayo. Yes po, Pastor. Po gusto ko munang i-recognize ito si Sister Rosel Hipolito. Siya ay naging Bible student ko, matagal na panahon na ito. Like how many years ago? Like 5 years siguro when we went to Tugigaraw at naging Bible student ko ito, and eventually she was baptized into the Seventh Adventist Church. At ngayon, I'm happy na nakita ko, nandito siya ngayon nanonood. So patuloy po namin kayong ini-invite, no, Sister Rosel, na talagang magsubaybay sa ating pong programa dito po sa Exalting Jesus Ministry. Yan, Brother Pudong, back to you. Ayan. Thank you so much po ulit. So,
Kita-kita po ulit tayo bukas ng gabi, 8:30 pa rin po, at patuloy po namin kayo iniimbitahan sa ating morning devotional, ang Morning Mercies, every 5 naman po ng umaga. So we are your servants, Pastor Ken, Brother Pudong and Pastor Ken. And it is our prayer that you go share to others what you have learned so that Jesus Christ will be exalted. Thank you everyone and God bless. Trying awful hard to make you proud of me, but it seems the harder that I try, oh, the harder it becomes, and I feel like giving up most of the time. I've been chasing their approval and it's killing me, and I know the more I try to prove, oh, the less I have to show, and I'm stuck inside my head most of the time. But if I pray a little harder, if I follow all the rules, I wonder could I ever be enough? 'Cause I try and try just to fall back down again, and I ask myself why do I try to chase the wind? I should lean into the mystery. Maybe hope is found in the melody, so I wanna try again. Oh, I'm gonna try again. I'm not scared of imperfections or the questions in your head. Just know that you have always been enough. 'Cause you tried and you tried, and I saw you wrestle with every how, every why. I was right there listening. So just fall into the mystery. Just to try again. Oh, try, would you try again? My child, you can love again.